Magandang araw, ladies and gents. And with us right now is Silip sa Apoy and Sisid star, Paolo Gumabao. Ayan. Oy, Paolo. Hello. Hello po, Miss Ana. Hello po sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Yun, maraming salamat. Wait, Paolo, nag-research ako noong isang araw. Ano ka, 2014 pa lang, nag-showbiz ka na? Yes po. Actually, my first shooting experience was for Shake, Rattle, and Roll. Pero yun yung ano, yun yung parang pinaka-first ko. Parang talent po ako. Wala pa akong lines sa buong movie. I was just there. Curious ako, paano, sino nag-fade ng way para pumasok sa showbiz? Nagmo-model-model ka ba muna na-discover ka? Paano yung proseso ng pagpasok mo sa industry? Kasi ako nung dati, nung high school ako, lagi na ako naghahanap ng paraan kung paano makapasok sa showbiz kasi yun nga talaga yung gusto ko simula nung bata ako. Hello. And so, yes. So, may nakadiscover sa akin, which is si Manny Valera. Si Direct Manny. And yun, after nun, we started with a project, a small project, and it led to another project, and it led to another project. So, yun. Si Direct Manny. Kita ni Direct. Mm-hmm. Ni Direct Manny. Ano po yun? Saan kayo nagkita ni Direct Manny? Saan kanya na-discover? Well, hindi po siya yung mismo nakita sa akin. Ang nakita po sa akin is yung handler niya. Yung meron kasi siya mga handler na inassign sa mga artist. He saw me at Megamall. Si Kuya Chino. Mm-hmm. And yun, parang pinresent ako kay Direct Manny. And we had a meeting with my mom kasi I was a minor that time. I was, 15. So, syempre, kailangan kasama yung mom ko. And, yun. Tinanong niya sa akin nun kung kaya ko daw magpa-sexy. Yun yung una niya rin tanong sa akin. Sabi niya sa akin, Paolo, pag lumagpas ka lang, pag nagpa-sexy ka, okay lang ba sa'yo? Ay ko, direct, tara. So, nung ganun ka bata, ready na yung utak mo? Actually, yeah. Kung nung time na yun, kung papayag lang yung law na mag-sexy films ako, magagawa ako. Talaga? Opo. If you don't mind, nung nag-meet na kayo ni Direct Manny, nagkagulatan ba kayo na anak ka pala ni Sir Dennis? Well, nung nalaman niya, nagulat siya, of course, kasi nung time na yun, ang kilala lang na anak ng tatay namin ay si Marco, si Michelle, and then yung other siblings nila. Kasi yun yung mga napapakita sa balita or sa social media. So, nagulat siya na ano. And then, he actually liked my story. Nagustuhan niya yung story ko. Sabi niya, ay, maganda yung story mo. So, sa 15 pa lang, mga ganong edad pa lang pala talagang ano na. Pero I mean, kung hindi ka na-discover sa Mega Mall, gagawa ka pa ng ibang paraan. Yes. Like what? So, ano yung mga tumatakbo sa isip mo nun? Well, may mga classmates ako nun sa school na nagko-commercial. So, I was planning on starting din sa VTR nung time na yun. Actually, ginagawa ko na nung time na yun. Before ko pa ma-meet si Direct Manny, yung mga classmates ko na ibang varsity player na nagko-commercials din or may mga managers nagmo-model. And parang sumasama ako sa mga auditions minsan. Tumatakas ako sa parents ko nung time na yun kasi ayaw talaga ng parents ko na mag-artist. Ayaw ng dad ko, ng father ko kasi gusto niya mag-aral talaga muna ako. Pero sabi ko sa kanya na this is something I really have to do and if hindi ko siya magawa, I'm not gonna feel, well, corny siya pakinggan, pero I feel like I'm not gonna feel complete. Parang ganun. So, pumayag sila na mag-stop muna ako ng school. And so, para mabigay ko yung effort ko sa industry nito para hindi na hating oras. Bakit malakas ang loob mong magpa-sexy? I mean, at an early age, parang nung pre-present sa'yo ni Direct Manny na, o later on, pwede kitang ilagay dito. Saan ka kumuha nung parang ano tawag doon lakas ng loob or whatever? Well, I think it's more on the mindset po yan eh kung paano mo nakikita ang nudity kasi para sa akin at the end of the day it's just skin you're showing. Mm-hmm. You know, this doesn't represent who you really are in real life. It doesn't mean just because you're doing sexy films and nagpapakita ka ng katawan, that does not mean na ganun ka in real life, na malandi ka. Ganun lagi mga comments ng tao, eh. Malandi ka, wala kang dignidad, ganun. I mean,
For me, skin lang naman yung pinapakita. So, it's fine. Grabe, landi agad. And ibig sabihin... May ganun po. May mga ganun mga comments na akala nila kilalang kilala nila yung artista because nagpakita ng katawan. Ang ganun. Anyway, andi dito ang ating skin expert. Meron tayong... No! Yes, hi, Pam! Hello! Sorry, I'm late. Nice to see you again. Hindi ko pa napanood ang Sisid. Mm. Hindi ko mana yung aking ano eh, voucher. So, saan naman yung gabi? Yung ba yung ano mo, after lockdown, Pao? Sisid ba ang sumunod? After lockdown, yes, Sisid po. Okay. Mm-hmm. Level up ng level up. Oo, tapos yung kay Direk Mac na, ang next. Sabi ni Direk Mac kanina sa press, kung mas level up pa daw dito sa... sa? Silip sa apoy. Oo, mas matindi pa. Yes. Wow! Yan na, okay. Ato, magra-random sexy question kami. Oo, ito yung mga... Let's go. Ito yung mga tanong na ano, hindi matanong ni Anna, Pao, sa ako na lang... Ako na atas. Kaya pala ikaw... Kaya ikaw yung hinihintay ka talaga niya kanina. Ah, saan na ba si Alan? Oo, kasi di ba? Oo, kasi ito ay ano, ako dapat na magtanong na mga... Oo, ako dapat magtanong na mga ganito. Hindi niya ma-team, charot. Pero pwede ba ako mag-request na si Miss Anna mamaya magtanong na isang dirty question? Oh, sige. Oo, request ko lang. Oo, pang finale siya. Sige. Dapat sa kanya yung pinaka-dirty question, pinaka sexy question. Actually, lahat ng tanong na to, Pao, kanya to galing. Ako lang magtatanong. So, siya naman nag-isip ng lahat ng to. Ako lang magtatanong sa'yo. Ayun. Okay, sige. O, ano, Anna, start na natin? Go. Game. Okay, first question, Pao. Are you a good kisser? Yes. Or rather, I'd like to think I am. Confident. Or rate yourself from 1 to 10. Yes. 1 to 10. Ah. Rate. 1 to 10. 9. Wow! Ay! Alam mo ba? Na bakit? Ba't mo lang pa ng isa? Because you're the missing one. Wow! Ngayon mo lang naisip yan? I love it! May missing one pa. Pero anong halika ng ano? Anong klaseng halika ng gusto mo, Pao? Yung mga banayad lang or mga tipong ano? French kissing galore. Passionate kissing. Wow. Kissing. Ano, you like it? For me, I'm a very passionate person when it comes to different things. When it comes to acting, when it comes to, you know, basketball, video games. Pero dapat sa kissing, passionate din tayo. Ano, you like those it? Are the best kisses. With tongue? Who doesn't like it with tongue? Exactly! I mean, I love it. Yes! Tama. Just cool. Okay. Nakakayanin ko ba yung ganyan tanungan? Kaya mo to sa girl, oh. Okay. With tongue, syempre. Okay. What do you wear to bed, Pao? Wear to bed? Yeah. If any. Nothing. When you're alone? Pag natutulog ka mag-isa, ako usually nakahubad lang. Kumot ka lang? Kumot lang. Okay. May comforter naman, so comfortable. Okay. As in, kahit walang underwear, wala rin? Minsan wala. May mood ako na parang gusto ko mag-underwear. May mood ako na parang gusto ko. Free ako. I love it. Okay. Do you have any fetishes, Paolo? Fetishes? Oo. Okay, not a lot of people know this. Actually, alam mo, ikaw yung una nagtanong sa akin yan. Okay. Sa buong career ko. ikaw so, ano yan? Ito, malalaman na ng tao. May fetish ako sa hilikili ng girls. Ah, okay. Inaamoy? Hindi naman inaamoy. Parang kinikiss? Hindi naman kinikiss. Pero parang, pag nakakita ka lang ng, like for example, nakasando or whatever, parang, kilikili lang. Ano it's just nice to look at. Maputi at makinis, ganun. Oo naman, yes. Oo naman, alam ko. Also, turn off kapag medyo may konting hair, ganyan. Hindi naman, okay lang sa akin may hair. Ah, okay. Basta makinis, alam yung ganun. Mm-mm.
But I have nothing. There's, that doesn't mean that I'm bashing people na hindi. Oo naman. I mean, pero pag fetish usually, di ba yun yung gusto mo? Ako gusto ko yung kinikis sa inaamoy-amoy, ganun. Oh, kinikis ko. Diba? Ganun pag fetish, di ba? Yung type na type mo, ano? Yung ganun. Oo, ano pa? Bukod sa kilikili? Yun lang. Okay. Okay. Have you ever had any one-night stand, Pao? One-night stand? Ayan. Siyempre, nangyari na rin before. Of course, hindi naman siya may iwasan. Lalo na, pag-single ka, correct. And wala ka namang inaapakan tao, kung parehas yun namang ginasto, sometimes it happens. Yeah. Where do you usually meet people? Sa bars, ganun. Hindi naman sa bar. Hindi ko masyadong gusto yung pag-sa bar. Parang usually happens like with people na medyo kilala mo na. Okay. Ganun. Dapat medyo kilala. Hindi yung total stranger. Kasi for me, kulang kasi yung ano eh. When it comes to me being attracted to someone, it's not only about the looks. Importante din talaga sa akin yung personality. Importante sa akin na I'm not only physically attracted to the person. Kailangan I'm also attracted to their personality. Parang ganun. Okay. Okay, next. What's the weirdest or naughtiest place you've ever done it, Pao? Weirdest or naughtiest? Go! Should I be sharing this? slight lang. Oh, sige, ito na lang sasabihin ko. May isang bahay na hindi pa gawa. Okay. Structure pa lang. Okay. Isang bahay dito sa subdivision namin. Under construction. Oo. Okay, so tagal dyan din yung girl. Hindi. Ah, okay. Hinala mo lang. Dayo lang. Okay. Bakit doon? Hindi pwede sa house nyo? And that's the point. Pwede naman sa house, pero bakit hindi sa house? Ah, diba? Adventure. Diba? Naughty. I love it. You said naughty eh. Yes. Galing. Ang galing naman. So hindi ka na natakot na tense na pwedeng may makakita or what? Yun nga yung nakaka-excite, Sir Alan. Mm. Tapos just game din yung girl. Bongka siya, ha? Para ano lang ah, para eksena lang sa pelikula. Oo, humanap ng setting. Galing mo dyan, Pawa. Okay, next question. Do you like it when someone pulls your hair? Gusto mo ba sinasabunta ka, Pawa? Hindi, gusto ko ako yung nananabunot. Ay, okay. Talaga? Oo. Okay. Hindi, ang weird kasi pag guy yung sasabunutan eh. Parang, ang feeling ko, yun. Ang weird, but for me lang ah, some guys might like it. And okay. Kulang, support ko kayo dyan guys. Pero ako okay na ako sa ako yung nananabunot. Mas gusto mo ikaw nananabunot. Mm-hmm. Oo, habang ano sa ganong position may sabunot. Yes. Oo, yung may sabunot factor. Fighting naman talaga yun. Okay, what is your favorite place to be massaged? Pao. Ako sa legs. Ano ba to? Legs and back. Part ng body ba to, Ana, o lugar kung saan mo gustong masahihin? O saan magpapamasahe? Oo. Kasi baka spakul ba to or what? Hindi, I mean, some part nga. Ay, sabi mo ba? Part ng body. Okay. Back and legs sa akin. Back and legs. Back. Bandang and legs. Hita sa may thighs. Sa thighs. Ay, okay. Diba? Sarap niyan. And legs. Okay. Venue yan, pwede naman sa construction site din. Magpamassage. Depende sa gusto mong lugar yan. Okay, what is your most embarrassing makeout memory? Most embarrassing, Paolo. Most embarrassing what? Makeout memory. Yung nakikipag-makeout ka with someone. Actually, wala. Surprisingly, wala. Wala pa naman. Kasi ako naman, I first kiss ko, 13 ako. So, okay. Every time, naturuan ako ng mom ko, 8. Pau-pau.
whenever you're gonna kiss someone, you make sure your mouth smells good, ha? Laging ganun. Ako, ano naman, wala pa naman embarrassing moments. Oo. Tsaka pag nagkikiss naman, mag-makeout naman sa public, tapos may makakita, parang hindi naman siya embarrassing para sa akin. Uh-huh. Para sa akin. Okay, so first kiss mo, 13 ka, you were in high school. Yes, grade 7. First experience mo. Kailan? Ay, nakwento ko na yan sa ibang ano, sa... ang first, ano... Anong year? Dapat sa baka sabihin ng mga tao, ang aga-aga ko na gano'n. eh, gano'n naman talaga. Ano magagawa mo kung maaga ka? Ano ako? 13. 13 din. Ah, 13 din. The same girl? 13. No. Different girl. Okay. Sa grade 7 pa lang, nagkaroon ka ng experience with a girl. Yeah. Girlfriend mo yan? Wow. Ay, hindi. okay. Ah. Ano, older than you? Older. Actually, she was 17 and I was 13. Ah. Saan siya galing? Saan mo siya na-meet? Pinakilala sa'yo? Sa province namin, sa Bicol. Ah, okay. O nga pala, Bicol ka. No? Sa Bicol pa siya. Maaga rin pala doon sa Bicol. Kala ko mas maaga dito sa city. Hindi, ako lang talaga yung maaga. Ay, ikaw lang. Ako lang talaga. Oh. At tignan mo nga, yung girl nga, 17 years old, di ba? bongga. Sa probinsya, alam, kaya nga inspired si Direk Dante kung ano-ano storya, di ba? Sa probinsya. Oo, mas maaga sila, no? In fairness. Diba? Mas maaga na bumulat. Pero nung time na yun, pang ano ka na, habulin ka na ng mga girls, parang ano ka na, kasi ang kinis mo, sobra, ang puti mo, tapos ang gwapo mo pa, oh. So, ano ka nun? Hindi naman habulin ng girls. Pero parang, feeling ko, normal lang. Okay. Natamtaman lang. Nung nasa, ano ka? Actually, never ako naging mabuli ng girls eh. Ah, okay. Naka-girlfriends ka na, Pao? More on, mas habulin ako ng mga Becky. okay. Oo, oh, to give naman eh. Yun. Oo, meron kang ganun eh. Yes. Sa girls, kang hindi masyado. Ilang relationship ka na? Now that you're 23 ka now, di ba? 23, yes. I'm pang-apat ako ngayon, pang-apat na girlfriend. Ngayon? So you have a girlfriend now? Yes. Ay! Wow! Sino yan? Kilala namin? Ah, hindi. Secret na lang. Okay, so last time, wala ka pang girlfriend eh. So recent lang to? Yes, recent lang. Ay, like, ano, last year before the year ended? Or what? Mga ganon? For actually, ano, this year lang. Ah, this year. Okay. So very fresh. Very fresh relationship. Eh, January pa lang ngayon, di ba, Pao? So, this year lang talaga. Oo, wala pa kami isang buwan. Ay, bongga. Saan mo na meet? Hmm? Secret. Okay, so... Which means, ano, Paolo, very, ano siya, understanding, open-minded. Dahil sa... Oo naman. Very understanding and open-minded. Lalo ko yung na-explain sa kanya na yung trabaho ko nga, it requires me to, you know, lalo na sa panahon ngayon, sa mga pelikulang ginagawa ngayon, sa Viva, very daring. So I had to explain to her na, ay, I'm gonna be making films like this, ha? And I just need you to remember na, I hope you know that I really am passionate about my job. And whatever you see, no matter how realistic it looks, it's all just for work. So wala okay. Pa kayo sa selos part? Wala pa kayo wala sa... naman. Wala pa naman. Actually, wala pa naman. Pa lang eh. Oh, wala pa ako nagiging kissing scene ever since naging kami. So. Talaga ba? Okay, so bilang may pag-explain na ganun pa, ibig sabihin hindi siya ano, hindi nga siya showbiz, no? Yes. Okay. Mas gusto mo ba yun na, ano, non-showbiz? Well, hindi naman sa mas gusto, pero like, nagkakataon lang. And, para sa akin, mas may perks din kasi pag non-showbiz yung girlfriend. Kasi, like, magkaiba kayo ng trabaho, tapos, di ba? Ang hassle okay. Kasi pag parehas kayo nasa isang mundo lang kayo, eh, parang, hindi wala kang takas sa trabaho mo. Parang ganun. Nagkaroon ka na ba ng showbiz girlfriend? Never pa. Ah, okay. Mm-hmm. Oh, wala pa pala. Pero, okay. Wala pa. Pero okay lang din naman sa'yo, if ever. Okay lang din naman if ever. Pero syempre, ayun, okay lang naman. Ayan, so may girlfriend ka pala ngayon. Okay!
Okay, let's move on. Medyo ano, rephrase ko tong question na to. So, Pao, in the morning ka ba mas gusto makipag-sex or in the evening? Saan mo mas bet? In the evening. Ah, talaga? Wow. Why? Oo. Kasi pag morning, I mean, wait, anong klaseng morning ba? Like, yung kakagising na kakagising lang? Depende. Pwede bang morning kasi, na... Kasi ayoko yung pagkagising lang eh. Kasi hindi ka pag-toothbrush. Para ako, parang ayoko yung ayoko, I don't want to get intimate with someone kung hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Yung okay. Ganun. Pwede ka naman mag-toothbrush. Pwede rin naman. Siguro sige, kung ganun naman, morning, mas okay morning. Kasi minsan, di ba, nandun lahat ng energy mo in the morning? Parang ano ka. Sa bagay, to start the day right, no? Hindi, pwede rin naman to end the night, ano, di ba, bago ka matulog, asarap ng tulog mo, pwede rin yun. So, mamili ka doon, saan mo mas bet? Pwede rin namang morning tsaka gabi. Okay, pwede na. Actually, pwede rin pareho. Start the day right, end the day right. Correct. Pag ba kailangan mamili? Sa kasi ano. Pwede naman yung dalawa. Okay, next question. What do you think about dirty talk, Pao? Type mo ba yung mga ganon? Yeah, of course. Depends on how dirty it is. I mean, there is some dirty talks na narinig ko na yun, hindi ko kinaya. wait lang. Talaga ba? Like, ano yun? Ano yun? Hindi mo kinaya? Oo. Oo eh, as in? Tinawag akong daddy. Kala ko naman. Eh, di ba okay yun? Ayaw mo nun? Daddy. May daddy issues. Oh, ano siya? Medyo na-shock ka doon. Ayaw mo ng daddy. Oo. Sabi ko sa kanya, oh, no, wag daddy. Okay. Parang, sinabi ko lang sa kanya na, wait lang, chill ka lang sa daddy part. Okay. Actually, like, feeling ko naman lahat ng tao, no, like, they're into, ano, dirty talk. And it enhances eh, di ba, the, ano, the experience. Oo naman, yeah. So, medyo na-off ka sa daddy. Hindi naman sobrang off. I just rather not have someone call me a daddy or dad. Okay. Eh, parang ano, whatever. O sige. Pero yung ibang ano, tawag sa'yo, okay lang. Okay ka doon. Okay lang naman, oo. Okay. Okay, next. Is there anything that turns you off in the bedroom, Pao? Turns me off? Well, no naman. Wala naman. No. Like I said earlier, usually naman when I do get intimate with someone, it's with someone na gusto ko not only their body, but of course, their personality also. Uh-huh. So usually, pumapasok lang ako sa ganong intimacy kapag alam kong comfortable at gusto ko yung tao. Tama. Yes. Oh, pero minsan may nadi-discover ka pa rin kakaiba sa bed. Ay, oo. Ano yan yung medyo na-turn off ka? Ay, ba yan? Well, of course. Well, being hygienic is number one rule, di ba? Like, it's respect din. Siyempre, as a guy, you'll respect the girl by, of course, preparing yourself also, di ba? Pero wag naman yung kakatapos mo lang mag-basketball, di ka pa naliligo, tapos nasabihin mo, mahal. Di ba? Parang, ganun lang. May iba may gusto yun, ha? May gusto yung amoy, ano, ha? Amoy basketball, ha? Basta may iba, narinig ko lang. Charot. Hindi, pero yung ikaw yung na-turn off sa girl, parang ba yun? Yung unhygienic, mga gano'n, di mo type, syempre, sino ba may gusto? Oo naman. Yung ibang, ano, may iba pang ginagawa sa bedroom, yung may kakaibang, ano, something, game ka naman, pag may iba siyang trip. Well, anong klaseng trip ba? Ano yung tipong hindi mo caring trip? Yung medyo may physical? Wala pa naman nangyayaring ano. Okay. Na gustong gawin ng girl na hindi ko gustong gawin. Oo. Tama, okay. Okay. What's the longest, Pao, that you've gone without doing it? As in, wala kang sex na matagal? How long? Well, I forgot. Siguro, pag single ako, tapos lagi ako may lock-in taping. Okay.
Feeling ko, I think that was around what? Kasi I broke up with my previous girlfriend last year of July. Okay. So last year during, pala. Yeah. So during nag-break kami July. So July, August, September, 6 months, 5 months, ganun. Okay. Kala ko pa na buong pandemic, mga 2 years ka rin walang, meron pala. Ay. Okay, six months. Kasama actually, ka pa sa labo. Pinakamatagal, yung totoong pinakamatagal ko walang sex is 13 years. Yung 13 years old ka kasi. 13 years old. Tama. Okay, so hindi pa na break yon. Charot. Hello, eh, kala ko nga, yun na nga. So, kasama ka pala sa mga lucky ones nung pandemic na meron kang sex. Kasi iba, kung gaano katagal yung pandemic, wala talaga. Talaga. Swerte ka. No? Blessed. Hashtag blessed. Actually, blessed ka talaga. Okay, next. Have you ever had a friend with benefits? Wow. Ay, wala pa. Walang, ayaw mo nang ganun. Wala. I'm weird kasi like you're gonna call yourself friends. I mean, some people can do it. Pero like for me, pag friend kita, friend lang kita. Pero kung gusto ko itang kaganya. Like, parang ganun. Pag may nangyari, for hindi me, na friends. Oh, hindi na kayo friends. Parang... Parang weird, no? Oh, parang how are you gonna treat each other as friends kung alam nyo may nangyayaring gano'n? Kasi ako, pag may nangyayaring gano'n, nagiging sweet ako automatically. Kasi kami so, hindi ko na siya pinapasok. Oo. Ano? Hindi mo na siya, ano? Ano eh? Sorry. Parang hindi mo na... Hindi eh. Pag may nangyari na, hindi na friends. Parang gano'n. Ayun. So, may, there's a line. Mm-mm. Okay, what's the sexiest thing someone could say to you in bed? Could say to you in bed? Ano yun? Gusto mo sinasabi sa'yo? Pinaka-sexiest. Oo. Don't stop. Ah. Or I'll actually, alam mo, or I'll kill you. Ah, grabe yun. Ah. Grabe kasi, alam mo, pag sinasabing don't stop, parang, alam mo parang, ay! Oo. Tama. Parang, you're doing parang it's, what's crazy is when she says don't stop, that's when you actually start feeling like to stop kasi malapit ka na rin kasi dahil sinabi niyan don't stop. Nag-trigger yon sa'yo? Oo, sobra. Don't stop. Oo nga, no. Oo nga. Bongga nga nung don't stop. Nagayari ka na. Hindi, gusto ko nga naririnig din yun. Charot! Okay. Next. Oh, bongga yung don't stop, ha. Ano na nga yun? Ayun. Next pa, do you like when the girl makes the first move? Well, of course, it's respectable kasi usually lalaki gumagawa ng first move eh. Pero sometimes, as a guy, parang nakakaano din yun, nakakatuwa din na pag may gumawa ng first move na parang, oy, wow, she knows how to take control and take charge. Diba? And that's actually yun yung... You don't judge the girl. No, of course not. That para sa akin, like I said earlier, personality is a must when I get intimate with someone. Not only the physical looks, and then that shows a strong personality, diba? Mm-hmm. A girl who, you know, grabs what she wants when she wants. Wow, grabs talaga. Talagang diba? She will grab you. Pero may limit din, Pao. Like may OA naman na din na ano, na parang feeling mo, OA na sobra naman to. Or merong swabe lang ganun. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat na nag first move ay sasabay ka. Pero like when you do like the girl, yeah, when it turns out that you also like her and she makes the first move, yeah, parang it doesn't really matter na. Yes. Tama. But it also depends on what kind of move she's making. Ah. Yun na nga. Siguro, wag naman yung biglang nasa club ako tapos bigla mo akong hahalikan. Kaya nga. Or bigla kang dadakmain, di ba? Alam mo yung mga pasimpleng pahiwatig lang. Yung mga ganun. Yes. Ganun. Correct. Yes. Yung suwabe pa rin. Okay. Mm-hmm. Which body part are you most proud of? Wow. My nose. Ay, ang tulis nga niya, no? Mm-hmm. Totoo yan, no? Hindi ko naman ipapakita mo. Kasi meron din ibang ganyan, parang sobrang tulis. Ha? Sa'yo parang totoo talaga. Eh. Marami nga nagtatanong kung ginagawa ko. Pero
Lagi kong sinasabi na, tignan nyo na lang yung mga pictures ko nung bata ako, nung 13 years old ako. Tapos tanungin nyo ulit ako, kung tatanungin nyo pa ako. Okay, aside from your nose. Yung medyo... Lips. Yung medyo hindi dyan sa face mo. Ginaganap talaga ako ng ibang part. Ginaganap na ibang part. Sige na, sasabihin ko na yung gusto mo marinig. Sige, go! Give it na yung face mo eh. Para sa akin, yung butt ko rin. Butt? Kasi, malaki yung butt ko. Oo. Lalo na pag nagtutuck in ako, tapos nakakakis ako na pants, nakabelt. Hindi siya flat sa likod. Oo. What do you do? How do you maintain that? Oh, nothing. I just... Bless ka lang talaga. Oo. Kasi grabe. Basketball player din ako before eh. Ang dami ng basketball player na flat ang kwet mo. Well, siguro yung body type ko na lang din. Yung jeans plus exercise. Uh-oh. Okay. Ang galing. So, talaga hashtag bless ka nga. Favorite part ni Alan yun eh. Hindi favorite. Second yun. Charot! Okay, next. Okay, next. Have you ever slept with anyone, Pao, and then you regretted it? Wala pa naman. Talaga lahat ng bet mo, wala pa yung iba yan. Siyempre, so, pinatulan to. Kailangan natin pag-isipan. Ano ba yan? Ba't pinatulan to? Nakakainis pa. Wala pa naman. Wala naman. Okay. Swerte naman ako. Kasi like I said earlier, okay lang naman na may mangyayari with you and another person. Pero importante pa rin yung pumipili pa rin tayo. Diba? Good for you. Wala ka pang pinagsisihan sa mga encounters. Okay. Favorite sexy movie mo, Pao, and why? Favorite what? Sorry? Sexy movie. And sexy why? Movie. 365 Days. Ah, okay. Are you lost, baby girl? Yes, are you lost, baby girl? Actually, soft porn na yun eh, no, Pao? Actually, yeah. At saka, ang ganda ng babae. Oo, ang ganda niya, no? Ang ganda niya. Kulang na lang talaga ipakita na eh, di ba? Oo. Pero yun niya, hindi pa rin naman pinakita. So, check. Ano yun? Mas bet mo yung gano'n kaysa yung naka-expose na yung mga, yung mga body parts. Mas okay sa yung gano'n. Oo, mas exciting no? Because it gives you, it leaves you with imagination. Oo. Diba? Napanood mo ba yung sex life? Hindi. Sa Netflix din. Ah, okay. Hindi medyo, pa. Medyo ano din yun. Medyo intense din yun. Try mo rin. Soft porn din yung tao. Sex life. Sige. Oo. Sex. Tama ba? Sex/life. Oo. Sige. Medyo matindi rin yun. Pero yun nga. Sexy nga yung ano na yan. series. Series yan? Movie? Movie ba yan? Movie na? Movie yung 365. Oo. Yung may eksena sa yate, di ba? Bongging sa yate sila. Oo. Oo. Okay. So type mo yung ganyan, if ever pa, yung ganyang movie. No? Kung ako gagawa? Oo, ikaw yung bida. Tapos meron kang girl. Oh, naman. At sinong girl yung gusto mong gaganyanin mo? Si baby girl. Si baby girl, oh. Ako sino? Kahit sino na lang talaga. Ayoko no kahit sino. Pili ka ng gusto mong tipa mo yung baby girl. Kasi lagi kayong wala kang gagawin kung di kayo magjugjugan. Yung ganun ng peg. Saan-saan, as in. Siguro para sa akin, kung magkakaroon ako ng gano'n. Pwede bang Hollywood actress? Sige. Tina. Chloe Moretz. Ay, okay. Bakit mo siyang sexy ba? Or ano? Never pa siya nagpapasexy eh. Kaya parang... Saan mo siya gustong-gusto? Si Chloe. Ex siya ni Beckham, di ba? Ni Brooklyn Beckham. Oo, yung anak ni Beckham. Yes. Uh-oh. So, napunod ko kasi siya sa isang parang superhero. Ah, badass? Kick ass. Sorry, badass. Hindi, kasi yes. Bata pa ako nung napunod ko yun. Yes, I love it. Favorite ko yun. Oo, ang cute-cute niya. Ang cute-cute niya kasi. Yes. Tapos yung Guido na bida. Basta, yung Guido na bida. Ang sexy din. Nung 2, no? Nagpaganda siya ng katawan nung 2, eh. Oo, as in. Ang sexy niya. Nung lumaki siya, grabe. Sobrang niya sexy. Anyway, so si Chloe.
Ano yung recent ni Chloe? May bago siyang movie pa oh, sa Netflix. Yung alin to? Si Chloe. Napanood mo na ba siya recently? Ay, hindi pa. Ah, oh, so ang memory mo sa kanya was ano pa, Kick-Ass. Kick-Ass and Carrie. And she did another film. Carrie, yeah. She did another film. Grabe ba sa ano, mesmerizing yung beauty niya? Okay. Oh, so siya pala type mo. Okay. Ang ganda naman ni Chloe eh. Okay. Ano na ako? Favorite sexy movie. Okay, have you ever... Ay, teka, Hollywood yon. Kung local, pao. Sinong kaala ko, nakatakas na ako. Naalala ko pa. Hollywood yon eh. Dito, kung local lang. Sinong gusto mo? Siguro, I'll choose the actress na komportable na akong gumawa ng mga love scenes with, which is yung first ko rin na nakatrabaho actress na babae na maka-love scene sa eksena, si, ano, si Angelie. Because she's very professional and she's such a strong and she's alam mo sobrang tapang niya na artista and alam mo na pag gumawa kayo ng pelikula mabibigay mo yung lahat kasi nabibigay niya rin yung lahat. Sino to? Ana? Angelie Kang. Ay, Angelie Kang. Bakit? Ah, so bigay siya. Saka yung una nagka-ano ba, Pao? Ni Silip Sapoy, which is yung press con po na pinanggalingan okay. Ko kanina. Ah, and wait. Before that, meron ka naman mga naka-love scene, ha? Puro lalaki. Hindi, si ano, si Max. Ay, hindi naman kasi love scene yung sa amin ni Max, diba? Ah, okay. Hindi pala considered doon. First time nga niya to sa girl, yung Silip okay. Sapoy. Nagka-work na kayo ni Anje. Ah, okay. Tapos na eksena nyo ni Angeli, nakuna na yung movie? Yes, na-shoot na po. Ay, okay. Streaming na sa Diva Max on January 20. O, so matindihan ng ano nyo dyan, eksena nyo ni Angeli. Kasi palaban nga, sabi mo, di ba, Pao? Yes, yes. Actually, isa to sa pinaka-daring ko rin. Although, like, yung sa lockdown kasi iba yung pagka-daring ko doon, given na may mga lalaki yung eksena, nag-frontal ako. Pero dito iba din kasi yung, ano, yung very graphic yung mga love scenes namin ni Angeli dito. Wow! Pero may mga ano kayo, may mga cover naman, may protect. Yes, naman. May plaster naman. Okay. So, hindi ka na nag-frontal dyan, Pao? Hmm? Hindi ka na nag-frontal dyan? Ayan ang mapapanood natin na pasabog pag okay. Nakita natin yung Silip Sapoy. Okay. So, may masisilip kami dyan, Char. Oo naman, okay. Marami kayong masisilip dito. Okay. Sige, go! Direct map, di ba? Okay. Have you ever been flirted by an older lady, Pao? And is that a turn on or a turn off? Hindi pa naman. Wala pa naman. Hmm. Oh, talaga? Parang feeling ko kasi yung tingin pa nila kasi parang medyo bagets talaga ako. Medyo bagets pa rin ako eh. So like feeling ko ayaw nila na masyadong bagets. Meron parang nga, mas gusto nila yung medyo 25, 26. Eh 23 pa lang ako. Kaya siguro wala pa. Eh, meron ding mga mature women na gusto, meron ding mature women na gusto ng ganun. Medyo bata-bata. Talaga, na, hindi pa siguro nakaka-encounter. Ah, okay. Pero if ever, mata-turn off ka ba? May older woman? Hindi naman sa mata-turn off. Pero parang depende pa rin. Like, kung type mo rin, ganun. Uh-oh. Yes, tama. Kung type mo, hindi naman issue kung ang edad. Oo, hindi naman issue yung edad para sa akin. Okay. Eto, medyo pa-ending na tayo. Basta 18 pataas. Okay. No one below 18. Wag below 18. Okay. Okay, medyo pa-ending na ano. Ubo na ako. What's sexy about Kylie Versosa na ano mo, co-star mo sa Seaseed? Si Kylie, what's sexy about her? Well, other than her amazing body, of course, she really does keep in shape. Is her personality then. You know, she has such a strong personality, a strong, playful energy na mararamdaman mo pag nasa set ka, pag kasama mo si Kylie. Ayun. Tsaka game siya, no? Kahit Miss International siya. Mm-hmm. Hindi siya maarte. Okay. Yeah. How about, ano, what's sexy about Christine Bermas naman? Si Christine has this innocent look. Innocent probinsyano look na maganda. Alam niyo yung gano'n, yung natural uh-oh. Filipina beauty talaga. Uh-uh. Ayun. And yung innocent look niya. Yung parang, sometimes it's sexy eh.
sometimes innocence can be sexy. Oo naman. Mm. Ikaw ba type mo rin yung medyo ano, provincial look, gano'n? May appeal din sa'yo? Oo naman. Ako naman, wala akong specific type eh. Basta pag nakita ko yung tao and feeling ko type ko, type ko to. Very different yung mga looks ng mga naging past girlfriends ko. Okay. Oh, last. Ano yun? Wala, biglang may galing sa second floor, may nagtapo ng tissue sa baba. Okay. Takot ako. Oh, biglang may bumutok. Okay, last na. Ano, what's sexy naman about Vince Rillon, na co-star mo? What's sexy about Vince Rillon? Oo. Sige. Para sa akin, sexy kay Vince. Siguro yung ano, panoorin nyo yung sisip, may kita nyo kung paano dumila si Vince. Talaga? Galing dumila? Pahabaan po kami ng dila dun. O, sino nanalo? Sino mas mahaba? Dyan natin malalaman pag napanood na natin ang sisid. si Vince may kasamang supsop pag dumila. Eh, ganun naman talaga pag dumila, no? Kung normal naman yun. Uy, teka, dadagdag ko si ano, parating natin si Angelica at saka si Jenna. Ay nako, ayan eh. O, yan tayo kay Angelica. O, sige. Gusto ni Ana yan eh, Angelica. Ay, ano nga rin kay Pao? Hello. Yes, Pao. Yes, po. Ayun, rate mo raw. Dagdag daw natin, rate mo si Angelica. At sino yung isang girl, Ana? Si Jella Cuenca. Jella. Anong sexy sa kanila for you? Anong sexy para... si Angeli, although she's a very innocent girl, sobrang layo niya sa lahat ng ginagawa niya mga pelikula. She's, yes, given up a sexy star siya ngayon ng Viva. Pero, you know, in real life, hindi talaga siya ganun. Hindi siya ganung klaseng tao. So, that's one of the sexiest things for me na parang, yes, naghuhubad siya, matapang siya sa mga pelikula. Pero in real life, sobrang hingin niya. And that for me, para sa akin, ayun ang sexy. Napaka-mystifying nun eh, no? Oo, very. Parang pag sa take, sobrang bigay na bigay siya, topless, lahat. Pero pag after ng take, sobrang tahimik, sobrang hinhin. Parang hindi makabasag ng pinggan, parang ganun. Wow! Ayun yung sexy para sa akin. Yung mukha, ganun siya, pero may twist. Ganun pala si Angelica. May sapi. Oh. Mm-hmm. Si Jella, may eksena ba kayo ni Jella? Meron, pero wala kaming eksena na kaming dalawa. Hindi kami, wala kaming love scene doon or whatsoever. So, yes, normal scene lang kami ni Jella. But she's also sexy. But for you? Ako naman. What's for me, si Jella is her, ano, siguro, her lips. Lips. Pop. Ano eh, naka-pouting lips na niya. Ayun. Last question bago tayo mag-ano. Ayan, may last question nga siya, Pao. Hindi. Ayan, let's go. Make-up ko lang sa press con kanina. In real life, nakapanilip ka na ba? Nanilip na ako? Oo. No, never. Never? Ay? Kahit nung bagets ka? Talaga? Hindi talaga. Parang yun kasi yung nakasanayan ko nung bata ako pag tinuturuan ako ni mommy na ganun. So parang ano siya, tumatak siya sa akin hanggang sa nung naging teenager ako, hanggang sa naging young adult ako. Parang hindi ko kayang mambastos ng babae ng ganun. Hindi ko kaya. I am physically and mentally unable to do that kasi I have this I have high respect for women kasi syempre yung mom ko, may mom ako and I'm a mama's boy ako, so feeling ko usually pag lumaki kang mama's boy and you really know how to respect your mom and hindi ka gaganon sa ibang tao. So maski thought na parang naisip mong gawin pero hindi mo lang ginawa pero nagkaroon naisip sumilip. Naisip. Hindi talaga. I think it's so wrong na may pumasok sa isip mo na, ay, gusto mong sumilip. Kahit hindi mo gawin, parang feeling ko pag pumasok sa isip mo. Kasi okay lang naman sa akin na pag pumasok sa isip mo na parang, halimbawa,
oy, ang ganda nito ah. Parang gusto kong may mangyari. Okay lang yung ganun, pero yung pumasok sa isip mo na may gagawin kang something na out of na walang consent. Mm-hmm. Yung mga pambabastos, pero kung iisipin mo na gusto mo may mangyari sa inyo with this girl, pero consensually, I think that's acceptable. Pero alam mo, kasi pa, mayroon yung mga bata pa tayo, di ba? Mayroon mga kalokohan na mga, eh, silipan natin si ganyan. Yung mga ganun din. Wala talaga ako nalalang ganun. Siguro depende kung ano, paano pinalaki ng parents. Oh. Okay. Hindi. Minsan, kasi nandun rin yung sitwasyon, it was, kumbaga, given na yung, parang, ay, okay, sige nga. Ganun. Anyway, wala kang ganun. Okay. Wala. Pero para sa akin, kasi importante sa akin yung ano ka, maginoo, pero medyo bastos pa rin. Uh-oh. At sometimes, I mean, you should choose your times kung kailan ka magiging ganun. Oo. Tama. Mm. Eh, wala nga, Ana. So, ganun ipilit mo. Char! Ano na lang, feeling mo ba nasilipan ka na ever? Naramdaman mo ba yon? Ay, nangyari na sa akin sa set dati. Inaway ko pa yung makeup artist. Ay, oh. Kasi, nahuli mo. Nagbibis ako sa tent, tapos, gabi kasi noon, nagbibis ako sa tent, tapos, nasa tent din siya. Nasa harap ko siya, hindi niya alam na nakabukas yung flash ng camera niya. Bali, binibideoan niya ako. Hindi, nagkukunwari lang siya, nagsa-cellphone siya. Pero nung nakita ko nakabukas yung flash, sabi ko, anong ginagawa mo? Patingin ako sa cellphone, mas binibideoan pala ako. So, yun, pinaano ko siya sa, sinumbong ko sa manager ko, eh, napalitan, tinanggal siya. Kasi syempre, that kind of, iba na yung ganong klaseng pambabastos eh. Oo. At may video pa. Mm-mm. Hindi na siya nakontento na nakita niya, di ba? Binidyohan pa niya, gano'n. Oo. Nakaloka naman. So ano yung nagbibis ka pa? O nagsusot ka ng underwear or what? Ano? Pinaka-ano lang naman ako. Naka-briefs lang naman ako nung time na yun. Okay. Well, yun niya. At least nakita mo. Kasi actually nung time na to, I was only 16 eh. Ay. Oo. So actually pwede siya makasuhan. Mm-mm. Di ba? Minor kasi ako nun. Oo. Alan, warning ah. Just... Gaga ka. Uy! Uy! Okay. Okay. Oh, masama yun pag minor, Ana. Ikaw talaga. Okay. Thank you. Oy, salamat. Tapos na tayo, Ana. Thank you. Promote naman natin siya. Kasi ah, yes. Seed. Ayan, diba, Max? Ah, kailan ba ang ano? Agad-agad ba ang ano? Ang silip? Hello po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo. Ako po si Paolo Gumabaw. At iniimbitahan ko po kayong lahat na panoorin ang Ricky Lee's Silip Sapoy directed by the one and only Direk Mac Alejandre. Ayun, January 28 na po yan, streaming only on Viva Max. At syempre, panoorin din po natin ang Seaseed only on Viva Max Plus. Uy, maraming salamat. Thank you po. Thank you po, Ms. Ana, Sir Alan. Thank you po. Thank you, pal. Thank you.